Magandang araw sa inyo, mga ka-Faithbook, mga ka-Faith friends. Welcome sa ating We Reflect series. Ang mabuting balita ngayong 26 na linggo ng karaniwang panahon ay hango mula kay San Mateo. Madali ka bang kausap? Bilang inyong gospel sharer ngayon din sa Facebook YouTube channel, ay napahalagahan ko ang salita ng pagsang-ayon ko sa paanyayang ibinigay sa akin. Naging madali akong kausap para kina Rex at Mildred. Alam niyo, ang mga taong madaling kausap ay kapag naging consistent siya sa kanyang sinabi at ginawa yung sinabi. Samantala, may mga taong mahirap kausap, nakakainis kausap, dahil ang sinasabi at ginagawa ay hindi magkatugma. Yun bang umaasa ka pero wala pala? No, sila itong parang nakapay, sila itong nagsasabing it's a prank. Matigas ang ulo at parehong na fake o na prank ng dalawang anak na lalaki ang kanilang ama sa talinhaga ni Jesus. Maging noong panahon pala ng Panginoon ay uso na ang pampaprank katulad ng mga napapanood natin sa iba't ibang vlogs o YouTube channels. May nakakatawa, pero karahilan, nakakasakit ang maging biktima ng prank. At parehong nagdudulot ng sakit ng ulo at kalooban sa ama ang dalawang anak dahil sa magkasulungat na pag-uugali. Nasaktan nila ang kalooban ng ama sa dalawang magkahiwalay na pagkakataon. Ang panganay ay sa una, ang panganay ay tila matigas ang ulo at ayaw niyang sumunod sa ama para tumungo doon sa ubasan. Pero nagbago ang isip at sumunod rin. Sila ang mga itinuring na publikano at mga makasalanan na sa simula ay ayaw pero nagbago ng isip at tumugon sa kalooban ng Ama. Sila ang mga taong sa simula ay malayo sa Diyos, ngunit sa biyaya ng pagbabago ng kalooban ay nagsisi at nagsimulang kumilos sa ikalulugod ng Diyos. Naprank ng panganay ang Ama, akala ay aayaw, pupunta rin pala. Samantala, nasaktan din ng bunso ang ama sa huli dahil pinaasa niya ito. Para masunurin, pero hindi pala dahil binaliwala niya ang nais ng ama. Naprank ng bunso ang ama, inaasahang pupunta, pero hindi dumating. Kung tutuusin, parang patama ito ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan na magaling lamang sa salita at pagmamatuwid pero kulang usalat sa kilos at gawa. Sila ang mga taong Kristiyano lamang sa pangalan sa ngayon at hindi naman makakristyano sa kanilang ginagawa sa buhay. Sa maraming pagkakataon, nagagampanan natin ang parehong personalidad ng magkapatid sa talinhagang ito. Naprank natin ang Diyos at magkasalungat na sinasabi at ginagawa. Nasasaktan natin ang Diyos, kaya nga't ang pinagsanib na katangian ng pagsasalita at pagsasagawa nito ang higit na kalugod-lugod sa Diyos. Ang talinhaga ng dalawang anak na lalaki ay nagtuturo sa atin na pahalagahan ang ugnayan ng salita at gawa.
Dapat nating pagsikapang isalin ang ating marangal na pangako sa gawang tunay na kahangahanga. At ang isang katuparan ng ating mga salita sa ating mabubuting gawa. Kaya't panawagan sa mga fake o pranksters o mapagkunwari, magpakatotoo na at maging madaling kausap. Pagtugmain ng salita sa gawa, pagsikapang maging masunurin at itakwil ang pagbabalat kayo. At para sa mga mahirap kausap o matitigas ang ulo, huwag lang maging magaling sa salita, kundi magbagong loob at sumunod. Kapag nangyari ito, magiging katulad tayo ni Jesus, ang may tuturing na pangatlong anak na nagtutugma ang salita at gawa. Hindi nakaka-fake, hindi nang pa-prank si Jesus. Genuine, totoo, at madaling kausap ang Panginoong Jesus. Mapatutunayan natin ang ating pagiging kapatid ni Jesus bilang mga tunay na ampong anak ng Diyos sa salita at sa gawa. Kaya, not prank, mga ka-Facebook. Amen. Upang ating pumasubaybayan ang mga daily reflections, kayo po ay aming inanyayahan na i-download ang Facebook app o visit and register sa www.faithbook.ph. Hanggang sa muli, mga ka-faith friends, ka-Facebook, God bless.